Ano ang sinasabi mo sa Diyos? May 1. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. 1 Pedro, Kabanata 3, Talata 12. Sa pamamagitan ng kalikasan at ng pagpapahayag, sa kanyang probidensya at sa impluensya ng kanyang espiritu, nasasalita ang Diyos sa atin. Ngunit hindi sapat ang mga ito. Kailangan din nating ibuhos ang ating mga puso sa Kanya. Upang magkaroon ng espiritual na buhay at lakas, kailangan natin ng aktual na komunikasyon sa ating Ama sa Langit. Maaring mailapit ang ating mga kaisipan sa Kanya. Maari tayo magbulay-bulay sa Kanyang mga ginawa, Kanyang awa at mga pagpapala. Ngunit hindi ito ang ganap na kahulugan ng pakikipag-usap sa Kanya. Upang makipagniig sa Diyos, kailangan magkaroon tayo ng isang bagay na masasabi sa Kanya tungkol sa ating aktual na buhay. Ang panalangin ay pagbubukas ng puso sa Diyos, gaya sa isang kaibigan, hindi dahil sa kailangan ito upang makilala ng Diyos kung sino tayo, kundi upang sa gayon ay tanggapin natin siya. Hindi ibinababa ng panalangin ang Diyos sa atin, kundi itinataas nito tayo sa Diyos. Nang narito pa si Jesus sa lupa, tinuruan niya ang mga alagad kung paano manalangin. Pinatnubayan niya silang ipahayag ang araw-araw nilang pangangailangan sa Diyos at ilaga ang lahat ng kanilang mga alalahanin sa Kanya. At ang katiyakang ibinigay niya sa kanila na maririnig ang kanilang mga kahilingan ay siya rin katiyakan sa atin. Si Jesus mismo, habang nananahan kasama ng sangkatauhan, ay madalas na nananalangin. Iniugnay ng tagapagligtas ang kanyang sarili sa ating mga pangangailangan at kahinaan. Sa ganito, siya naging tagapakiusap, tagapagsumamo na humihiling sa Ama ng mga sariwang panustos na lakas upang siya ay humayong nahahanda sa katungkulan at pagsubok. Siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Siya ay ating kapatid sa ating karumihan. Sa lahat ng bagay ay tinuksugaya rin natin. Ngunit tulad sa isang di nagkakasala, ang kanyang likas ay umurong mula sa kasamaan. Tiniis niya ang pakipagpunyagi at pahirap ng kaluluwa sa isang mundo ng kasalanan. Ginawang pangangailangan at pribileyo ng kanyang pagkatao ang pananalangin. Nakatagpo siya ng kaaliwan at katuwaan sa pakikipagniig sa kanyang Ama. At kung ang naramdaman ng tagapagligtas ng anak ng Diyos ang pangangailangan sa pananalangin, gaano pa kaya kahalagang maramdaman na mga mahihina at makasalanang mortal ang pangangailangan sa isang maalab at patuloy na pananalangin. Naghihintay ang ating Ama sa Langit na magbigay sa atin ng kabuuan ng kanyang pagpapala. Pribilehyo natin makainom ng marami sa bukal ng walang sukat na pag-ibig. Nakapagtataka nga ang kakaunti lamang tayo kung manalangin. Handa at sabik ang Diyos na dinggin ang sinserong panalangin ng pinakamababa sa kanyang mga anak. Ngunit mayroon nakikitang malaking pag-aatubili sa bahagi natin sa pagpapaalam ng ating mga gusto sa Diyos.